Nikola Jokic na ankle injury, Bam Adebayo grabing lipad naman dito at first time lang yata ito mangyari sa NBA Finals. Very pivotal na game for mga idol para nga sa dalawang koponan, chance para sa Denver Nuggets na kumuha ng very commanding 3-1 lead at ito'y chance rin para sa Miami Heat to tie the series bago ito bumalik sa Denver. Huwag na nga nating patagalin pa mga idol at umpisa natin agad sa ating first quarter kung saan talagang masasabi natin na naging grind para sa both teams ang kanilang opensa. Hindi nga sila naglayo mga idol at grabing low scoring, 9-7 lang ang score after the first 6 minutes. Pero nakita naman din natin ang Nuggets dito na nagkaroon nga ng 18-11 lead dahil nga kay Murray, kay Jokic, pati na rin kay Brown. Pero nang dahil nga sa nagliliyab na 11-2 run ng Miami sa last minutes ng first quarter ay talaga namang lumamang pa sila sa pagtatapos. At syempre si Jimmy Butler nang una dyan, nag-ambag nga ng kanyang 7 points. Dito nga nagka-ankle injury pa si Jokic mga idol na maaaring magpabago sa takbo ng seryeng ito. Anyway, sa ating second quarter naman, Aaron Gordon to the rescue para sa opensa ng kanyang team. Kung saan iniscore niya nga ang unang 8 puntos ng Denver Nuggets, kaso sinabayan nga siya ng Miami Heat para magkaroon tayo ng tie ball game with 7:52 left at 30 points. Pero hindi pa nga natapos dyan si Aaron Gordon mga idol. Tapos tinulungan pa nga siya ni Jokic na isang long and tough 3-pointer, nagkaroon na sila ng 41-34 lead. Caleb Martin nagparamdam na rin dito mga idol ang crossover for a layup tapos isang dunk, kaso hindi nga yan sapat dahil lamang pa rin ang kanilang kalaban. Kaso at the end of the quarter, eto na naman ang Miami Heat mga idol, gumawa na naman ang run kasama nga ang high flying dunk ni Bam Adebayo, naging 55-51 na lang ang lamang ng Denver Nuggets. At si Jimmy Butler, very aggressive again sa umpisa mga idol with 14 points already, kaso sinabihan siya ni Jokic at Gordon ng take 16 points nila. At dito naman sa ating third quarter, another slow scoring start para sa dalawang team. Pero nang dahil nga sa mga turnovers at bad shots ng Miami Heat, nag-take advantage ang Denver lumamang 65-55 sa pagtutulungan ni Jokic at ni Murray, timeout si Coach Poe. Kaso hindi nga napatay ng timeout ang grabing opensa ng Denver Nuggets dahil nga sa 2-man game ni Nikola at Jamal mga idol, lumamang na sila by 13 points, 74-61. At parang first time nga lang ito mangyari sa NBA Finals history mga idol, may extra 7 minutes na pahinga ang dalawang team dahil nga sa hindi pantay na ring at may isang fan na nilabas sa stretcher. At mukhang nakinabang nga ang team ng Denver Nuggets sa mahabang pahinga dahil talagang sinagot nila ang ginawang run ng Miami Heat mga idol, nagkaroon muli sila ng 13-point lead after 3 quarters, 86-73. At para naman sa ating fourth quarter mga idol, umaatikabong run ng Miami Heat, nakita nilang magbaba sa 13 point ng Denver to 6 points na lamang matapos ng kanilang 7-0 run. Nag-ala LeBron pa dito si Adebayo sa kanyang chase down block. Pero grabe nga mga idol ang naging answer ng Denver Nuggets without Nikola Jokic. Talaga namang hinold off nila ang run ng Miami at lamang pangarin sila sa labang ito by 10 points with 4 minutes left. At hanggang sa pagbalik nga ni Jokic mga idol, lumobo na sa 14 ang lamang ng team ng Denver Nuggets. Ayan ang nagresulta ng pagkatalo ng Heat sa Game 4 ng 3-1.